So welcome guys sa Buy and Trading Channel. Bali, nagka-time ulit ako para mag-review ng stocks ng weekends dahil weekends dito sa ano sa Middle East. So kung may time na ako pag-review, pag wala, tuloy-tuloy naman yung pag-post namin ng info sa page. Okay, so share ko lang habang ako tumuloy. Yung mga panon nyo rito is mainly for educational purposes lang. Huwag kayong bumili or magbenta ng stocks, crypto or ano man yan. NFT, global stock, dahil nakita nyo rito. Okay, always do your research. Napaka-importante niya. Okay, kasi hard-earned money nyo yan, gagamitin nyo. So, yun ang binibigyan namin dito sa purely insights lang. Okay? So, bago tayo muloy, puntahan nyo yung channel namin. So, kung gusto nyo ng educational materials, free yan dito. Kabayan Trading Channel, makikita nyo rito. Then, po-providing kami as part of our service. Meron kami trading signals sa crypto. So, kay si crypto, kung gusto nyo mag-join, i-message nyo yung FB page para ma-assist namin kayo. So, ano yan? Real-time trade signal. Minimum 6 to 7 on average real-time trade signal. Reward ratio of 2 to 2.5. Then, yung leverage namin is catering to trade 3x to 5x on some extent we do 10x depende sa average true range ng crypto. Pero syempre alam niyo naman kung nasa crypto na kayo, napaka volatile niyan. Okay? Pero recently yan, maganda naman nagiging ano natin. Yung win rate namin by average is going to 50 to 60 to 65 depende sa ano sa takbo. Pero hindi yan daily, in a month we can say like 60. Pero yung risk reward ratio is okay naman. Mapapansin nyo yan, merong 2.4, merong 1.8. Okay, so minimal lang, lalo pag dito ng EDA, umabot siya sa reward ratio of 5. Pero syempre, ang set tipping yan is nasa ano lang, nasa 2.5 or 2.25. Depende na rin sa inyo kung paano nyo i-trend follow, i-swing yung current position nyo sa crypto. Then sa KKC, ano naman, KKC stock picks, so nagpo-provide ko na stock picks weekly. Okay, 2 to 3 stocks yan, depende sa, again, sa movement ng market. Siyempre, mas risk over reward lagi mentality namin dito. So, last time, ang signal namin is Nickel, SEC, and MBT. So, out of these three, Nickel yung gumalaw, which is, I think, around 14% okay, upside. So, check nyo na lang. Kung siya bagalan nyo, ito yung mga ano namin, ito yung entry levels. Okay? Pwede nyo bagalan, screenshot, i-check nyo kung paano namin kinuha. Okay, may charts din yan. So, kompleto. Ano yan? I-execute nyo na lang yung trade signal. Okay, so kung gusto nyo mag-join, paka-minimum din ang finito. Monthly fee din na weekly base yung binibigay namin. Okay, so bago tumuloy, isa sa mga ginagamit namin na ginagamit ko na trading platform sa US is yung Filipino based na ngayon na which is yung Shari, papansin nyo. So napaka-friendly user nito, madali siyang gamitin, para lang siyang eToro which is pero based sa Philippines. So ano bang ano nun, may video ko nun, panoorin nyo na lang, ilalagay ko yung link sa baba. Advantages yung customer service, napakadaling lapitan, regulated siya ng BSP, did partner siya sa Union Bank. So basically you can fund your account using Gcash. Okay, so meron silang procedure, napakadali. Itatry ko i-explain sa next video. So bisitahin nyo app.charichari.io. Yung link nasa baba rin, then yung referral link ko is nandiyan. Okay, so start na tayo. PCI. Good thing dito is nag-break na again ng 200 DMA. So para sa akin, ito yung isa sa pinaka strong move ni PSE for the past week na yata, kasi syempre napaka-shaky ng market. Alam naman natin yung dahilan, yung Russian war, Russian and Ukraine conflict. Okay, so ayun yung nag-got to trigger. So isa sa mga ano niyan, isa sa nag-move nito, syempre yung S&P 500, kung makita niyo yung movement niya. Actually sino-short ko to nung first time pa lang na nag-announce si Biden na yung news na inabangan ko talaga regarding the invasion. Okay. So nag-drop yan. I think dito yun eh. Bandang nasa 4,300 ito sinushort bag pa ito mga tulit. So sinushort ko ito around yan. So nakuha natin yung 5% or below. Mas mababa pa. Okay. Pero hindi ako nag-buy up kasi medyo skeptic ako. Tinitira ko rito nung time na ito gold.
Bumaba siya 6%, which is malaki yan. Then yung recovery niya is, siyempre, ganda na recovery nito, double bottom recovery. Okay? So, sa mga nagtitrade ng pattern, which is yung mainly ginagamit, pero siyempre gumagamit din ako ng mga technical indicators, pero as a medium of confirmation, hindi as a medium of entry. Okay? So, tatan lang natin. Medyo hindi maganda yun. So, ang double bottom, on the lower time frame na to nag-retest. Pero kung nakita nyo to, ito solid tong below. Tingin ko may ano to, may divergence to sa RSI. Kung gumagamit ka ng RSI. Okay din, 8% upside, di ba? So, kung na-trigger ng pattern, kung na-trigger nyo to sa ibang exchange to, sa shari-shari, okay, pero maganda doon, bumibili nyo yung mga tech stock, which is tech stock lang yung lumilipad. Okay, so much na lang doon, barangay sa PSEI. So yan, PSEI break above 200 DMA, which is a very good sign. Malakas din yung ano yung last week na movement niya. So kaya nagagalaw na rin yung ibang mga stocks. So tingnan natin sa volume. So yan, hindi pa siya above average, pero siyempre small gain is a gain. Tingnan lang natin sa ganung ano, sa ganung factor. Okay, so tara na tayo ng mga stocks. Asian. So, yan. So, let's say Asian. Pero hindi ko po nalagay sa ano, KTC stock picks eh. Kahit sa position trades, hindi ito nakasama. Hindi ko po nilalagay. So, may inabangan kasi ako rito na movement bago ko siya ilagay. Si Asian. Okay? Pero para sa akin, okay na rin naman na magiging trigger, magiging target area is around 200 DMA or this resistance. So, simple na ginagawa ko palagi pag gumagawa tayo ng content, may trade plan tayong binibigay. Okay. So again, okay, bibili lang stocks, magbebenta, depends na kita nyo rito, which ito lang yung possible na gawin kong play pag i-trade ko to si ano, si Asian for a certain stocks or crypto. Ito tinitingnan ko sa kanya, potentially baka magkaroon pa to ng yan, parang volatility squeeze. Then magkakaroon ng confirm sa 200 DMA bago siya bumaba ulit or pag-continuous upside nila. Since pag maganda yung galawan ng PSE, everything will go up. Pag bull market kasi madaling mag-trade talaga. So, pero kang 5%, kung gusto mong babaan yung ano mo, yung cut loss mo, depende sa inyo. Pero ako, I advise na huwag nyong i-sacrifice yung risk na kinoconsider nyo para lang ma-hit yung risk reward ratio na gusto nyo. Okay. Risk over ano pa rin, risk over reward mentality pa rin yung pinakamaganda. Okay, so yan, ito yung magiging laro ko kay Asian kung trade ko yan. So 1.5 tingin ko, kung ito magiging cut ko, kahit 1.5 risk reward ratio, good na ako dyan with the strong volume na lang. Okay, so ito, Converge. Ito yung isa sa maganda yung recovery. Diba? Kapasin nyo, break above 200 DMA. Ito yung mga gusto ko talagang tinitrade, yung malapit na sa consolidation ng 200 DMA kasi para sa akin nandun na yung ano eh, para magkakaroon siya ng momentum. Kasi kung mahina yan, dito pa lang, masishake na eh. Pero since, yun nga, may good volume, hindi ko na kung anong news dito, tinan nyo na lang din yung fundamental news kung meron man. Tapos nag-break above na siya. Magandang play, syempre, medyo maganda yung, ano niya, yung movement niya, strong volume. So, magiging target natin dito sa around, here, kung ako lang ha. So, 31. Then, ito nang gusto ko makita, 31 to 35. So, maganda yung potential, yung upside potential ni, ano, ni, Converge. Tignan natin. So, yan, 7% cut. So, ito yung una mong TP1. Then, TP2, pwede na. Pwede mo nga rin kunin dito. Area na to. Then TP2 na TP3 na to kung gusto mo. Okay, so ang pinakamaganda dito ay sabab na siya ng 200 DMA. Okay, so Nickel. Nickel Asia. Right, ito part ng KTC top picks sa last week nga. So 14%. Pero recently laging part rin ito ng mga top picks namin na nung nakaraan. So mapapansin nyo, ganito lang naman siya kasimple. Oops, parang nawala. Volume.
ganito yung structure ng topics, napaka simple straight. So yun nga, part ng topics na nakaraan, mapapansin nyo, ayan, ganito lang siya, napaka simple straightforward yan, then parabolic na tuloy-tuloy. Actually, nagustuhan ko itong Nickel, nung nakaraan na may napalo ko na trader sa US, nag-po siya na isa sa mga magandang commodity na i-trade is yung Nickel nga. Because of high demand. Then, yung tinitinan ko si Nicky, nag-hover na siya around 200 DMA din yun na. Congrats sa mga nakabili nito. Okay, sa mga members na nakabili, nakapag-tipi na maaga or in-skin pa rin naman, 7% at the highs. Diba? So, breaking at the highs. Diba? Ano po? Yung natin, yan o. Kaya yung all-time high niya recently. Natin kung ano bang all-time high nito ni Nicky. Ito yung all-time, ito yung all-time high niya. So, yan. Oo, na-break niya nga. Pero doon din nagkaroon ng resistance sa area na yun. So, syempre, ganun talaga. Pagka-break niya, gap din yun. Nag-dump na agad. So, yan, total dump yan. So, tignan natin kung magkakaroon ng sideways move. So, para sa akin, as long as above pa nito, or pwede magkaroon ng gap fill dito sa part na to, good pa rin yan. Pero kung magkakaroon ng gap fill dito, yan, dito ko naabangan yun, around 7.29. Nickel Asia. Okay, so Monday medyo na-deads ng konti, na-deads talaga. So yun, cut loss. So ganda ka part yan. Pero part ng fixed stock fixed position trade. So, bodega lang. Para sa akin, ah, ito, personal again. Gusto ko dito mag-bodega below 15. Kay Monday. So, wala masyado magandang play unless magkaroon to ng good movement sa Monday and ma-hold niya tong area na to. So, kung short-term trade, gusto ko muna makita to na nag-hold. Then, yung 200 DMA, tingnan natin kung ano magiging next movement. So, yan. Yan lang yung galaw kay Monday. Dito, telecom. Malimutan natin. Yun. Ano, ito yung kaya ano, isa sa pinaka straightforward tsaka simpleng trading system o trading strategy na pwede nyo gawin is yung 200 DMA. 200 DMA either resistance level or support level kasi napakalakas ng ano niyan, ng impact niya sa price movement. Kung papansin niyo yan, pag nagkaroon ng breakout, nagpa-parabolic, nag-breakdown, ito nasa sideways movement din. Yan, tuloy-tuloy na pababa. Interest niya lang ulit, then pumagsak na ulit. So, kay dito telecom, wala kasi ako makitang play dito dahil yung movement ng prices mas malakas. Para sa akin, mas malakas yung downside momentum. So, abang-abang muna. Pero kung talagang gusto niyo itong i-trade, so, mas maganda yung mga nasa, ano na, malapit na sa pinaka-recent low niya, which is dito around 4.7. Yan ko na kukunin niya, kung ako lang. Ay dito telecom. Okay, so, yung pa nga isa, is APL. Is pinikpan niya nila. And sa APL, narinig ko to, napakatlos ako rito sa APL. Pumagsak talaga eh. So, okay lang, at yun, nagkatlos ako. Kasi kung di tayo nagkatlos, din yan. Mas matindi. Hindi naman siya katlos, sa break-even trade lang. So hindi ko lang nakuha yung spike talaga na akala ko mag-move. Inaabang ko sana ito eh. 200 DMA which is hindi naman. Hindi naman nangyari. So siguro sa mga holders nito or short-term trader nito, tingnan ko muna kung magkakaroon ito ng upside momentum. So kung mapu-fulfill niyo yung double bottom pattern, then pwede yan. Okay? Kung makukuha niyo yung double bottom pattern. Pero, yun nga, abang-abang pa rin. Gusto ko makita, mag-register muna ito ng breakout is current resistance, then pullback, then abangat, tuloy-tuloy. Kay APL. Okay, spinek. So, si, yan, si Solar Philippines, whereby siya. Ito kasi, medyo magiging bias ako pag nire-review ko to. Wala akong hawak nito pero kasi ako nga pro ako sa project ng mga green energy renewables like Isen dati.
sa mga nagsusubaybay ng channel ko, alam nila yan. Last year, nasa around 1, 2 pesos, 3 pesos bago pa yan mag-follow on offering. So, binabouch ko yan araw-araw nung nakakapag-review ako. So, again, pasensya pala sa mga subscribe kasi hindi ako tuloy-tuloy nakakapag-review. Pero pag kaya talaga ng oras, tuloy-tuloy tayo. So, hopefully this year, maging active ulit tayo sa pag-re-review. Okay, so ito. Pattern-wise, hindi ko na masabi ito na ano eh, na falling wedge kasi medyo malalim na talaga yung inactive. Pero kung titingnan mo sa weekly, hindi ko na ulit yung na-review. Sa weekly, yan. Medyo maganda naman yung recovery niya. Ito, ganito yung mga strong recovery. So, hindi ko na tanggalin yung drawing mo para mas ano. Tignan natin. Ito yung mga strong recovery na gusto ko. Tulad nito, ito. Kung trade ko ito last week, na-plot ko ito, malamang naisama ko sa KTC Tactics. Pero siyempre, hindi ako masyadong ano, confident sa movement ito kasi masyado na yung parabolic na ginawa. So ngayon, okay naman yung movement, pwede naman siya i-trade short term. Kung i-trade nyo ito, pero ako, more on position ako rito kung kung spinning. So, try natin i-check yung technicals and fundamentals kung pwede ko i-add sa KTC Tactics sa position. Kung TP1 kasi rito is around here, 1.4, which is yung all-time high niya din, hoping TP na. Yan ang gagawin kong trade dito. Kaya kailangan mabilis yung execution kasi strong naman yung volume nito ni Spinek. Okay? So, GMA7, tingnan natin, meron ng dividends. May naman dividends nito, may dips na. Yan, April 25, 1.45. Malaki 10%, more or less. Kailangan din naman talaga ito siya, no? GMA7 pag nagpapadibs. So yan, medyo shaky lang. Grabe yung mga week na ganyan. Medyo hindi siya okay sa mga short-term trade. Pero kung play at play lang gagawin, gusto yung mga high volatile. Siyempre, pag short-term trader ka sa trader, yung volatility yung kailangan natin. Without volatility in volume, walang kwenta yung pag-position. So isa to si GMA7, pwede yung ibaba ng time frame kung paano siya titirahin. So, 10-5 minutes. Yung mga solid scalpers talagang tumitira nito. So, yan. Yun nga lang, below siya. Hindi ko ito titrade. So, pinakasimple, kung ititrade ko ito, ito lang abangan ko. 200 DMA na moving average. Ito sa mga pre na ginagamit ko kahit sa crypto pagdating sa short-term trading. Okay. So, kay GMA7, ako, actually medyo late na akong mag-position kasi dapat 'to nag-position ka na ba around January. Dividend play position. So ako personally hindi ko trade. Hindi mo na trade si GMA7. Pero fundamental so malakas 'yan. No doubt. Kasi wala pa naman silang kalaban ngayon, 'di ba? So malakas. Sa mga losers naman, wala na masyadong high volume. Wala masyado. O, check natin yung FNI. Isa rin to sa naging part ng anak ko. Okay, topics recently. Okay. So, yan. Mababa na ulit. So, yung nickel ano kasi sa sold market is nagkaroon ng medyo issue. Kasi yung kung active kayo sa global, sa put-check ng global, so, meron isang trader na parang binailout siya kasi worth billions na yung ano niya. Short squeeze yung mangyayari. So, tingnan nyo yung article na yun. Hindi ko lang sure kung ano yung title. Basta, i-tag nyo na sa Google yung nickel 8 billion na something bailout. Parang gano'n. Okay. So, FNI. Wala pang good trades kasi nga yun nga yung baka magkaroon din to ng ano. Ang gap tail. So, tingnan natin. Ako, abang ko po dito sa ito sa baba na to. Okay, so yun lang guys. Salamat na kuha kayo. Re-review ko ng crypto later on. And visit nyo again yung Shari Shari and yung KTC Tactics. Mag-message kayo sa FB page para makomodate namin kayo. And KTC Crypto. Thank you guys and God bless.